this is the applied shear stress. As we know, we have two types of shear stress being developed for beam. Meron tayong vertical shear stress or vertical direct shear stress at saka meron tayong horizontal shear stress. Pagka vertical or direct shear stress, V over A yan. Diba? Ito yung direct shear stress. Yan yung shear all over the area for shear. Okay? Yung area, pagka wide flange section or I-shape yung section, the area which is responsible for shear is actually the area of the web lang. Ito lang. Although, of course, in reality, okay, so ito lang yung area ng web. So, ito yung ina-assume natin na nagre-resist ng shear when we have an I-shaped section. Yung portion ng yung elements dun sa part ng flanges, okay, yung mga portion na to, in reality, meron naman yung resistance, kaya lang very minimal yung resistance niyan against shear. That's why nineneglect na natin in the analysis for shear. Di bali, nagko-concentrate na lang tayo dun sa area mismo ng pinakapuno ng section, yung area ng web. Kaya yung area shear na kinoconsider natin is equal to the area of the web and the area of the web would be simply the depth times the thickness of the web. Ito yung area ng web, area for shear. Tapos yung V, of course, this should be the maximum shear or the critical shear. Pagka steel design naman, wala naman tayong critical shear katulad sa concrete na D distance from the face of the support, diba? Wala tayong ganun sa steel. Sa steel, kung ano yung maximum shear force, yun yung pinaka-maximum or ultimate shear that we have to consider on shear strength design. Okay? Yun na mismo, yung maximum shear, yun na mismo yung critical shear natin sa steel design. Now, this is considering direct shear stress or vertical shear stress. We have also the horizontal shearing stress developed. Diba? From your strength of materials, if you could still remember, ito yung equation that we use for horizontal shear stress. VQ over IB. Now, kung i-drawing mo yung shear stress distribution ng I-shaped section, ito yung pinaka stress diagram niya. Okay? Kung mapapansin mo sa stress diagram niya, ito yung pinaka stress sa flange. Tapos ito naman yung pinaka stress sa web. Kung mapapansin mo, 'di ba, napakalaki ng stress, shear stress sa web compared to that of the flanges. That's why ang nagogovern na shear stress equation natin is yung sa web lang. Okay? So ayan, so ito ngayon yung magiging actual shear stress natin, V over DTW. Again, DTW is the area of the web and area of the web is the one responsible for shear for I-shaped section. Okay, so the AISC specification for shear is that the design shear strength, LRFD, VBN, and the allowable shear strength, ASD, VN over ohm, shall be determined as follows. Such that the ultimate shear on beam should be less than the design shear strength, or for ASD, the actual shear force should be less than the allowable shear strength of the beam. And these are the following limit states for shear. Basically, it's more of yielding and instability problem such as buckling. Okay, so those limit states may be identified based from the following provisions. Okay, so again, ang problema natin dito sa shear ay yung nominal ulit. No, parang sa moment, parang sa flexure, diba? M, N. Ito naman sa shear, V sub N. Now, how do we solve for V sub N? So as per AISC, the nominal shear is equal to 0.6 of Fy. Ayan, so given na yan, 0.6 of Fy. Times the area for shear. And the area for shear is actually area of the web. Area of the web. Tapos meron lang tayong web shear coefficient dito. Or sometimes called the modifier that accounts for buckling behavior of the web. Or sometimes it is also called as the ratio of the critical web stress to shear yield stress. No? So in short, this is the web shear coefficient, C sub B.
So based from this equation naman, wala naman tayong problema sa FY, grade ng bakal. Yung area ng web, 'di ba, yan yung D times TW lang naman 'yan, 'di ba? So ang bago lang dito yung CB. No? Ang bago lang dito yung CB. So maraming cases yung CB, depende sa limit state na kinoconsider niya. Sino? Okay? So, yung CB, ito yung pinaka maraming klase, no? So, it will depend kasi dun sa limit state. Okay. So, yun. Ito yung values of the web shear coefficient, si sa B. Okay. The value of CB depends on whether the limit state would be web yielding, web inelastic buckling, or web elastic buckling. So, yun yung sinabi ko kanina. Okay. So, ang gagawin lang natin dito is isi-check lang natin itong mga cases na to kung saan papasok yung condition ng beam natin. So, ito yung case 1. Yung case 1 is applicable for hot-rolled I-shape sections. Okay? So, wide flange, di ba? Yan yung mga wide flange, miscellaneous section. Basta mga I-shapes na section. Tapos, isi-check mo kung yung H over TW niya ay papasa or papasok dito sa condition na to. If it's H, again, H is, di ba, depth minus 2K divided by TW. So, basically, this is the width-thickness ratio of the web. If the web thickness ratio, width thickness ratio is less than or equal to 2.24 square root of E over FY, pasok siya sa case 1. Ayun na. Pasok siya sa case 1. So therefore, ano yung case 1? Ang case 1, ang CB natin is equal to 1. So parang wala lang. No, wala tayong i-modify. 1.0. Tapos, yung resistance factor at saka yung ohm, nagvavary din siya sa limit state na ma-experience nung member. So kapag ka case 1 siya, okay, ang resistance factor natin is 1.0 and it follows that our safety factor is 1.5. Okay? Diba sabi ko sa inyo, resistance factor times ohm, ang product niyan ay 1.5. So kung 1.0 ang resistance factor, so it follow that yung ohm niya is 1.5. Okay? Ayan. So that is case 1. Pag hindi na satisfy yung condition given on case 1, you move into case 2. So ganun lang kasimple. Pag hindi na satisfy yung conditions given sa case 1, you move into case 2. Okay, ano yung case 2? This is for all other doubly or singly symmetric shapes. Okay, kapag hindi na satisfy itong width thickness ratio, punta ka sa case 2. Okay, pagka channel section, o doon ka na sa case 2 kagad. Kasi ang case 1 is for I-shape lang eh. So pag channel, sa case 2 ka na kagad kasi doon papasok yung singly symmetric shape. Okay, so for LRFD, the resistance factor would be 0.9 na lang. But and the ASD would be ohm would be 1.67. Then the CB will be calculated based on the following. So may sub cases din siya sa sisa B. So yung una yung check mo yung width thickness ratio uli. Kapag ka ito ay na-satisfied, ito ang CB natin. That means there will be no web instability. Yung case 1 pala, this is yielding limit state. Yielding ang limit state sa case 1. Sa case 2, ito na yung instability. Okay? So ito yung web buckling na. Okay? So again, pagka 2.A, okay? If this width thickness ratio is satisfied, therefore our CB would be equal to 1.0 rin. That means there will be no web instability. So ang difference nitong case 2.A dun sa case 1 is yung resistance factor lang, pero yung CV values nila would be equal to 1 parehas. Yung case 2.B naman Pag hindi na satisfy yung case 2.A mo, punta ka naman sa .B. Ito naman yung width thickness ratio niya. Kapag ka pumasok dyan, yung width thickness ratio, ito yung CB mo na gagamitin. Wherein inelastic web buckling can occur.
Anong bago dito sa formula natin ng CV? Actually, dito rin, no, mayroon din kayo nakitang KV. So, may KV. So, bago yan. So, yun lang yung bago nating variable dito, yung K sa B. So, i-discuss ko yan mamaya. How, pag hindi ito na-satisfy, yung 2.B, punta ka naman sa 2.C. Ganun lang. Ito naman yung width thickness ratio na you need to satisfy. And therefore, if that was satisfied, the CV equation that we're going to use is this. Again, from this CV equation, ang bago rito yung KV pa rin. In this case, elastic web buckling occurs naman. Nasusundan ba? It seems like medyo complicated yung mga width thickness equation, pero wag mo nang isipin yun kung paano na-derive muna for now yung mga width thickness limits na yan. So we just have to follow. Ang importante is how we can use the equations correctly. No? So importante how we can make use of these provisions and use the equations correctly. Okay? So don't be bothered on how these equations were derived. Again, the AW is the area of the web. So that is simply the depth times the thickness of the web. Okay, so ito naman yung KV na hindi natin alam kanina. Okay, so may separate equations siya as per AISC. For web buckling, for web plate buckling coefficient KV, yun daw yung pangalan niya. Web plate buckling coefficient. So it has something to do with the coefficient whenever the web buckles due to shear. Okay, web buckles due to shear. So ito yung case A, okay, for stiffened web whose width thickness ratio is less than 260, so yung KV daw is 5, except for the stem of T shapes where KV is equal to 1.2. Okay, except for the stem of the T shapes. Diba pagka T shape, ganyan yan. Ito yung pinaka-stem. Okay? So, kapag may T-shape ka, iba ang KV kasi kapag ka T-shape ka, yung web na to ay unstiffened. Diba unstiffened yan? Unlike pagka I-section kasi, yung web na to is stiffened. Okay? So, pagka stiffened at na-satisfy itong width thickness ratio, 5 ang KV. Pero kapag ka T-section, ang KV natin is 1.2. Then for letter B, this is for stiffened webs ulit. Okay? KV is equal to 5 plus 5 over A over H square. Okay? KV is equal to 5 when A over H is greater than 3. O kaya, A over H is greater than this. So, anong bago uli dito? Yung A na naman. O, bago na naman yung A. Ano yung A? A is the clear distance between transverse stiffeners. Ano yun? Okay. Halimbawa, meron kang wide flange section ganito. So, yung length niya. Ganyan, diba? Ganyan yung wide flange, no? Kapag kamahina yung beam against shear, ang ginagawa natin ay nire-reinforce natin yung web para tumibay siya against shear. Okay. Ulit. Kapag kaya mahina yung beam against shear, ibig sabihin doon yung width thickness ratio ng web mababa, no? So mahina siya against shear. So ang ginagawa natin is nire-reinforce natin yung web. Paano natin nire-reinforce ang web? By providing transverse stiffeners or sometimes ang tawag diyan web stiffeners. Okay, yung web stiffeners steel plate din yan. Halimbawa, lalagyan ko ng web stiffener dito. So, steel plate yan, lalagay ko dyan. So,
So, may steel plate ako dyan. Tapos lalagyan ko rin sa kabila. Steel plate din yan. So, yan yung steel plate. Tapos yan yung kapal niya. So, may naka-suporta dun sa web na plate. Kung yan, may web stiffener ako dyan sa unahan. Kunwari, maglalagay uli ako ng web stiffener dito somewhere sa gitna niya. Okay. Yan. So, yan naman yung steel plate uli. Web stiffener yan dun sa within the span of the beam. Tapos, meron ding web stiffener sa kabila. Hindi lang natin nakikita. So, steel plate din yan na nakakalang sa ganyan. Okay. So, yung spacing, kung saan ka naglagay ng web stiffener, yan yung small letter A. Yan yung small letter A dito. Clear distance. No? Clear distance between these web stiffeners. Okay? So, yun. Again, ito ulit yung H natin. Okay? So, yan yung mga H natin for different section. Pagka standard section, pagka built up, and for even T section. So, yan yung mga definition ng H natin. May question ba so far as of this point? Wala? Okay. Sige. Let's move into the sample problem. Okay, sample problem number 7. So, this is actually an extension of the sample problem number 5 that we have solved before. Okay? Kung maalala nyo yung sample problem number 5, I think we checked the adequacy of this beam with these given loads against flexure. Check natin yung adequacy ng beam na to based from the given loadings against flexure. So, uulitin ko yung problem na to. Kaya lang, ang tanong ko this time would be, check the adequacy of this W section na naman, but this time, again, shear naman. Using LRFD. Okay, so, ang sagot natin sa sample problem number 5, I think, if I'm not mistaken, safe siya against flexure. No? So, safe siya against flexure. So, let's try kung safe din ba to sa shear. So again, you have a simple beam with 12 meters yung span. The beam is made of W30 by 116 loaded with service dead load, service live load na uniform, tsaka service dead load na concentrated load na wala sa mid-span. Okay, so there you have the given. Okay, so to check for the adequacy of this against shear, as per LRFD, okay, so dapat the design shear strength should be greater than the ultimate shear. Okay, so madali naman malaman yung ultimate shear. The ultimate shear is the ultimate shear force, the maximum shear. And the maximum shear usually corresponds to the maximum reaction. Okay, and the maximum reaction, because the load of 200 is mas malapit sa support dito sa kaliwa, so this would be the reaction here. And this would be the maximum reaction natin, a maximum shear. So yun, by statics, I solve for the maximum shear, which is the reaction at the left support, and I got 604. Oh, statics lang naman yan, so hindi na kailangan explain. So okay na tayo sa vis-a-view. Okay, so next is what is the design shear strength? VBN. Okay, so pagka sa shear, yung resistance factor niya ay depende sa limit state. Hindi siya katulad ng flexure laging 0.9. Sa shear, depende siya sa limit state. Pagka yielding yung limit state niya, 1. Pagka hindi, 0.9. Okay. So, let's see. Tapos, ano yung VN? Diba yung VN is given by 0.6 FY AW CW. Okay. So, CV. Yung CV ang hahanapin natin. Since the section is a standard section, which is a hot rolled, so case 1 siya. So, chinek ko yung width-thickness ratio under case 1. Okay, so yan yun. Sinubstitute ko lang yung H at saka yung TW with the elasticity and the FY. These are given properties of the section. And I found out that the thickness width-thickness ratio criteria was satisfied. Okay. So, isa ba yun? Case 1 na siya. Naalala nyo kung ano yung case 1? Yung case 1
yung resistance factor at saka yung CV is equal to 1. So ito yung pinakamadali, case 1. Kasi yielding on steel, on shear, occurs. So yielding limit state ang nangyari sa kanya. Okay, so yun. So alam mo na yung resistance factor at saka CV, they are both equal to 1. Back substitute mo dito sa equation na to. So we got Vn equals yan. Newtons yan, dinivide ko lang na 1,000 to make it kilonewtons. Okay? Tapos minultiply ko ng resistance factor which is 1. Ayan na ngayon yung ano, yung design strength niya, 2,200. And yung VU natin is 604 lang. O, napakalaki ng allowance. Yung design strength natin, 2,000. Ang actual maximum or ultimate shear natin is only 604. So definitely, the beam is safe against shear. Napakalayo ng allowance natin. Usually, for yung mga regular beams natin, kapag yung beam na yun ay pumasa sa flexure, kadalasan, majority, mostly, pumapasa rin siya sa shear. Ulitin ko. Most of steel beams, kapag pumasa na sa flexure, kadalasan, pumapasa na antimano sa shear. Now, the question is, kailan nangyayari or anong klaseng beam ang meron tayo na posibleng maging pasado sa flexure pero bagsak sa shear? Anong sitwasyon, anong kondisyon, anong klaseng beam yung posible pasado sa flexure pero bumagsak sa shear? Anong klaseng beam yun? Okay. That would be possible kapag ka corbel. Ano ang corbel? Corbel are short span beam. Halimbawa, meron kang beam dyan na maikli lang yung length. Ayan lang yung ikli niya. Wide flange yan. Nakikita nyo itong corbel. Aba, yan yung corbel. Yung maikli lang yung span niya. Naka-fix sa wall, sa shear wall, naka-fix sa shear wall. Okay, pwede siya naka-fix sa column. Tapos maikli lang na beam, yun yung corbel. Anong purpose ng corbel? Yung corbel, parang patungan yan eh. Usually, kapag may corbel dyan, usually may beam na nakapatong sa kanya sa ibabaw. Ayan, may beam siyang nakaganyan. Tapos yung beam yun. Yung short beam na yan, yung corbel, parang patungan ng another beam. Ayan, so paano dinidesign ng corbel? Eh di, diba, para siyang cantilever beam na may concentrated load galing dun sa nakapatong na beam sa kanya. Eh ang length niya is sobrang ikli. So pagka sobrang ikli, 'di ba? Syempre may shear force dito, may VU, tapos may moment din dito, MU. Yung MU hindi ganun ka-critical kasi force times distance, yung distance na L may ikli lang eh. Kaya hindi masyadong critical siya sa moment. So mas nagiging critical 'to sa shear. Kaya pagka nagde-design tayo ng corbels, okay, or corbel, okay? So it's more of the design against shear. Okay, pati sa concrete. Kapag kayong corbel is made of concrete, ganun din. Ang pagde-design ng concrete corbel is against the provisions on shear on concrete. Pagka bakal naman, steel, dito naman siya sa shear requirement. Okay? Question about shear? You just have to follow the cases, ha? We have case 1, case 2, tapos sa case 2 may case 2A, case 2B, case 2C, etc. Kung saan papasok yung condition, dun mo siya gagamitin. Okay. The last requirement for steel beams, okay, after flexure, shear, and the pangatlo and the last is deflection. Deflection, okay. In addition to being safe, a structure must be also serviceable. O, alam niyo naman ibig sabihin ng serviceable. Serviceable structure is one that performs satisfactorily, not causing any discomfort or perception, no? Of unsafety for the occupants or users of the structure. Tayo, structural engineer,
alam natin na kapag yung structure ay na-design natin siya against strength requirement, ano yung sabi ng strength requirement? Yun yung against flexure and shear. Flexure and shear requirements are both strength requirements yun. Alam natin as a structural engineer na kapag na-design natin yung structure against strength requirements, safe siya, hindi siya magko-collapse. Pero hindi mo maiiwasan yung mga occupants, yung mga kliyente natin, hindi naman magduda, kundi mag-isip or magkaroon ng discomfort or perception na yung structure natin, in spite na nag-comply siya with the strength requirement, ay hindi pa rin sila mapakali or they will feel unsafety pa rin. And that would happen due to excessive deflection. Diba? Halimbawa, yung ginawa mong bahay sa kliyente mo, made of steel, diba? Na i-design mo siya for flexure tsaka sa shear, hindi yan babagsak, hindi yan magfe-fail. Pero nakita mo yung mga steel beams mo lumulundo ng kunwari 4 inches, 3 inches. Diba yung 3 inches na yun, malaki na yun eh. Actually, obvious na yun. So pag nakita yun ng kliyente mo, kahit anong explanation mo na safe yung bahay niya at nakikita niya nagde-deflect ng 3 inches, hindi yan maniniwala sa iyo. Because yung 3 inches na deflection na yun, kunwari, would be a discomfort or a perception of unsafety. So to address that issue, which is a serviceability requirement, we have to check also deflection. Okay? So hindi siya ganun kadelikado, pero kailangan nating i-check kasi nga pwede siya mag-lead to panic ng mga occupants ng structure natin. So, deflection is a serviceability limit state. Okay? Hindi siya strength. Not one of strength. So, therefore, deflection should always be computed with service loads. So, remember this. Deflection is a serviceability requirement, hindi siya strength requirement katulad ng flexure tsaka shear. Kaya dapat kapag ka nagsosolve ka ng deflection, it should be only based on service loads. Hindi mo dapat fina-factor yung loads kapag ka nag-check ka ng deflection. Is that clear? So, exhibit, pagka deflection ang pag-uusapan natin, para siyang parating ASD. Walang LRFD. Walang load factors tayong i-consider when we talk about deflections. We'll be dealing with service loads only. Clear? Okay, so these are the deflection limits or the maximum deflections as per the code. Basically, it depends on the type of member and what kind of loadings it carries. Okay? So if the beam is a roof beam, syempre, nasa bubong. Pwede siyang roof beam na sumusuporta ng kisame, pwedeng plaster ceiling, o kaya non-plaster ceiling, okay? O kaya wala siyang sinusuporta ang kisame. So either of these three, roof beam siya. And these are the corresponding limits of deflection kapag ka live load deflection. Ito naman kapag ka may combination siya ng dead load, live load. Okay? O, wala na tayo dito. So, wag na tayong umasa dyan. Tapos, yung pangalawang kaso naman natin is kapag yung steel beam natin ay ginagamit for flooring. Ibig sabihin kasi pagka flooring, meron tayong kinoconsider na occupancy loads. Pagka roof beam, wala. Roof live load ang kinoconsider natin dyan. Kaya magkaiba yung allowable deflections niya. Again, for live load, L over 360. Tapos yung maximum dead and live load deflection, L over 240. Wherein L, of course, L is the unsupported length of the beam. Basically, pagkas for simple beam with uniform load, alam naman nyo na ito ang maximum deflection. 5 WL to the 4th over 384 EI. Ano uli yung apat na formula ng sikat? Baka hindi nyo na kabisado yun. Sir, alam ko naman i-derive yan eh. Magaling ako sa theory. So, okay, fine. Pero, this is how I remember it. Okay, so, check nyo. Baka makatulong sa inyo. Ito yung apat na basic deflection formula. Yung una, pangalawa, simple beam. Pangatlo, pangapat, cantilever beam. Okay. Yung una, loaded with uniform load.
Ito yung pinaka-common, di ba? Simple beam with uniform load, W. Yung pangalawa, simple beam with concentrated load at mid-span. Mid-span, that means L over 2. Yung pangatlo, cantilever beam with uniform load. Dapat ganyan yung sequence. Tapos yung pangatlo is cantilever beam with concentrated load at mid-span. Okay? So ganyan yung sequence dapat. This is how I remember simula nung college student ako hanggang ngayon. Hindi ko siya na, madali kong ma-remember yung mga formulas nila because on how I remember it like this. Okay. So ano yung mga formula ng deflection nila? So delta. Apat na formula, apat na basic. And yan yung kadalasang ginagamit. Okay, basta pagka deflection formula, lagi silang over AI. No? So inversely proportional siya sa flexural rigidity niya, EI. Okay, EI. So ito naman yung pinakasikat or yung pinaka-common at laging ginagamit. So mag-effort ka ng i-memorize yan. Okay, i-memorize mo na yan. 5WL to the 4th over 384 EI. So 5WL to the 4th over 384 EI. Pagka uniform load WL to the 4th. Pagka yung load ay concentrated load, it would be PL ano? Cube. Concentrated load PL cube. O minsan nalilito ka, ano nga ba 'yon? PL cube ba 'yon o PL square? Eh di ganito gawin mo. 'Di ba WL to the 4th yung alam natin pagka uniform load. Ano unit ba ng W? 'Di ba kilonewton per meter. Ano unit ng L? Meter. Tas to the 4th. So cancel yung isang meter, so this becomes kilonewton meter cube. Yung kilonewton, yun yung P. Okay, yung M, yung meter, yun yung L. So, cube. Kaya PL cube pagka concentrated load. Okay? Now, so nagkakatalo-talo na lang yan dun sa, nagkakatalo-talo sila dun sa constant, sa ilalim. Okay? So, basta dapat ganyan yung sequence ha. 1, 2, 3, 4. Ganyan yung sequence dapat. Simple, simple, cantilever, cantilever, uniform, concentrated load. Okay? Tapos, tandaan mo lang yung 384 dito. Yung denominator ito, 384. 384, 384, 384, 384. So, galing sa ilalim, 384, 38. E di, apat na formula na yung matatandaan mo. 384. So 384, 384. So from the sa pinakailalim, 3848. So that would be the delta formula for the four basic determinate beams with simple uniform or concentrated loads. Okay? So basically yung actual deflection of strength of materials or kung bigyan kayo ng indeterminate beam, magte-theory of structures kayo rito. So, finding deflection of indeterminate beam. Alam nyo naman yun, diba? Natutunan nyo yun sa theory. You can use any of the many methods that you have thought of. No? Area moment, double integration, unit load, superposition, Castellanos theorem, even conjugate beam, pwede rin three-moment equation, etc. Lahat, pwede. So dapat meron kayo na masterman lang doon during your theory days, no? Sa dami ng methods na tinuro, sana kahit isa lang doon ang ma-master mo para yun yung lagi mong gagamitin. Iba-iba kasi, iba-ibang estudyante kasi, iba-iba rin yung gusto na method. Okay? Ayun, so pagka deflection, i-check mo lang yung actual deflection against the allowable deflection. Kailangan pasado siya. Question about this slide? Nandyan pa ba kayo? None po, sir. None po, sir. Nandito pa po, sir. Andiyan na kayo. Baka mamaya kumakain na kayo dyan, ha? Tapusin lang na rin to. Saglit lang. Huwag niyo akong iwan. Okay. Next. Ano ba? Nasaan na ba tayo? Example na tayo.
Okay. Okay, so yung sample problem number 8 is actually na, is the same with sample problem number 6. But this time, we're asked to check for the adequacy of this W14/90 for this floor beam against deflection. So check the adequacy. So check mo lang yung actual if it is less than or equal to the allowable. Yung allowable, from the table, floor beam siya eh. Eh, diba merong allowable deflection pagka sa floor beam? Ayun, so alam na natin to. So alamin mo lang yung actual deflection. Actual deflection, so theory of structures. O, simple beam with uniform load naman, so that would be simply 5 WL to the 4th over 384 EI. So it kinuha ko yung load dun sa previous sample problem number 6. Ito yung, kasi sa sample problem number 6, parang pinasolve sa atin yung maximum dead load and live load that it could carry against flexure requirement. So ito yung lumabas na sagot nun. So i-adapt ko na lang yung sagot na yon, and this would be, I'll be assuming that this would be the actual load. The actual load dun sa beam. So as you can see, tinotal ko lang yung dead tsaka live load. Wala akong load factors. So I got 128. Dead plus live load lang yan. Walang load factor. So, 128. Tapos, kinuha ko rin yung IX. IX nung 14/90. So, ayan yun. Okay. So, solution. So, we have to check this W14/90 against deflection. So, by checking the actual against the allowable. Okay. The allowable is floor beam. O, floor beam. Tapos, with dead load and live load. So, dito tayo. Kaya L over 240 yung allowable natin. Yung L natin is yung 6 meters. Just convert it to millimeters para maging millimeters yung allowable. How about for the actual? Oh, for the actual, the maximum deflection is yun nga, 5 W total. Ito yung W total, unfactored. The length is 6 meters to the 4th. Conversion factor divided by 384 elasticity and the I, IX, major axis bending. So we got 26 millimeters ang deflection. O, pagka nagsosolve kayo ng deflection, ha, pansinin nyo yun naman yung sagot nyo, diba? Baka may matulad kayo dun sa isang Facebook wall, ay, Facebook post na kilometro lumabas daw na deflection. So, magtaka ka pagka ganun nakalalaki yung deflection. Even meter, bawa, 5 meters ang deflection. So, magtaka ka na, bakit 5 meters? So, there's something wrong. Kadalasan nagkakamali yan sa conversion factor. So 26 mm actual is around 1 inch, more than 1 inch. 'Di ba? So ganun kalaki yung actual na deflection. So tingnan natin kung papasa ba siya doon sa allowable. Again, the allowable is L over 240. L over 240 is 6 meters. Gawin natin 6,000 para maging millimeter over 240. And the allowable is 25. So what have you noticed? O, lumampas siya ng 1 mm. Sa actual, wag niyo sasabihin na, sir, 1 mm lang naman, pwede na yan, pasado na yan. Diba? Kita pa ba yung 1 mm deflection na yon, difference? Hindi na yan kita, hindi napansin, pwede na yan. Okay, sa design, pagka nag-pursue kayo ng structural design as your career, hindi pwede yung pwede na yan. No? Kasi sa structural design, hindi lang decision making ang gagawin mo doon, kundi it has to be backed up with technical calculation. Okay? 26 can be never be less than or equal to 25. Diba? 26.091 can never be less than or equal to 25 mm. So kahit 1 mm lang yan, hindi pa rin siya pasado. Okay? Maybe pwede mong palampasin yan in actual, pero kapag ka nagkaroon ka ng problema sa structure, diba? Nagkadimandahan ka dyan, ikaw ang nakapirma as structural engineer, eh naka-document yung calculation mo eh. Diba? Pagka nagpapasa ka nyan sa City Hall, naka-document lahat ng mga structural calculations mo. Documented yon, technical report. Pagka nagkadimandahan, yung 1 mm na yan, pwede mong ikapahamak. Kasi document yan eh, black and white yan. So pwede mong ikapahamak yan. No? Kasi written document yan. Okay, so you just have to be extra careful in doing your structural design reports. Okay, hindi pwedeng pwede na yan. Kailangan back up siya ng calculation. So in short, for this case,
Kahit 1mm lang na sumobra, bagsak pa rin yan. Fail pa rin yan. So, we need to revise. Hindi pwedeng pwede na yan, no? So, we need to revise. We have, oh, so how do we revise? How do we revise? How do we revise? Eh di, although, diba, yung size ng section na to is enough na yung size na yan, 14 by 90. Pasado na yan sa flexure kanina eh, sa sample problem number 6. Pero dahil sa deflection, bumagsak siya, we need to revise it pa. How? By improving the section. Okay, so hindi ko na pinakita rito how I improve the section. Maybe you could check yung sumunod na W14 in terms of IX. Yung IX ang palakihin mo. Kasi yung IX nasa ilalim, diba? Ayan. So pagka nilakihan mo yung IX dito sa denominator, liliit tong actual deflection. And pag liit niyang 26 na yan, pwede siyang pumasok sa 25mm. So try mong piliin yung sumunod na malaking IX after W14 by 90. So that's how you do it against the flexure.